Actually, hindi ginagawa yan ng ibang mga sikat na YouTubers. Si Jopper Sniper lang ang gumagawa niyan. Isinasakripisyo niya yung kanyang channel para lang makatulong sa iba. $330. Tapos yung maximum earnings naman, $5,300, equivalent to 254,400 pesos. Welcome to my YouTube channel. Muli, ito si Kuya July, ang inyong katugang na bumabati sa lahat ng viewers ng magandang-magandang araw. Sa pagkakataong ito, magkakaroon ako ng bagong episode sa aking YouTube channel. Ito ay gagawin ko ng regular, depende sa magiging request ng mga viewers. Ito ay patungkol sa estimated earnings ng mga kasamahan nating YouTubers, lalo na yung mga sikat. Kaya magkakaroon ako ng iba't ibang edition. Pwedeng celebrity edition para sa mga sikat na vlogger. Pero bilang Kasubird family, siyempre uunahin natin yung Kasubird. Sa ngayon, meron muna akong piniling tatlo. Sila ay pre-promote ni Jopper Sniper. Titingnan natin yung performance ng kanilang channel, pati na rin yung kanilang estimated earnings. Pero bago yan, siyempre magpapaalala uli ako. Sa lahat ng mga bago pa lang sa aking channel, huwag niyong kalimutan i-subscribe. At pakipindot na rin yung bell icon para updated kayo sa aking mga video posts. Mga Meg, subscribe po natin si Sir July Paunil sa channel niya. Hindi po tayo magsisisi. Boss, July Paunil lang. Ayan, yung kanyang YouTube channel. Oh. Sana suportahan niyo siya mga kasubert. Yan. Pagkatapos yung pagpindot yung bell, pindutin niyo po yung all. Maraming salamat sa inyo. Ngayon, balik na muna tayo sa ating subject. Bagamat alam naman natin na napakarami ng ipre-promote ni Jopper Sniper. At karamihan sa kanila, malalaki na ang kanilang channel. Pero sa pagkakataong ito, pinili ko lang muna yung tatlong babae. Iyon ang titingnan natin kung ano na nga ba ang performance ng kanilang channel at magkano na kaya yung estimated earnings nila sa ngayon. Ito ay sina Hansik Official, si Kamuning, at saka si Kate Winslet. Pero alam nyo ba na yung ginagawa ni Jopper Sniper sa pagre-recommend ng napakaraming YouTuber ay po pwedeng maka-apekto sa kanyang channel? Maka-apekto sa bilang ng views? Halimbawa, merong isang okasyon. Marami yung nagko-cover ng okasyon na yon. Kaya halos pare-pareho ng laman yung kanilang vlog. Tapos kadalasan pa, medyo nahuhuli si Jopper Sniper na mag-post kasi masyado na siyang busy. Kaya parang bawas sa viewers yun kung tutuusin. Actually, nakikita naman natin, itong mga huling post ni Jopper ay medyo mababa talaga yung views compared natin noon. Actually, hindi ginagawa yan ng ibang mga sikat na YouTubers. Si Jopper Sniper lang ang gumagawa niyan. Kumbaga, isinasakripisyo niya yung kanyang channel para lang makatulong sa iba. Pero para sa akin, maganda yung kanyang ginagawa, pagtulong sa kapwa YouTubers. Kasi po pwede namang ibalik yan sa kanya, nung higit na nakakaalam ng kanyang paggawa. At baka mas higit pa ang ibalik sa kanya. Kaya ako naniniwala na darating ang araw, lalo pang lalaki ang YouTube channel ni Jopper Sniper. Ngayon, balik na tayo sa ating pinaka-main subject. Tingnan muna natin ang performance ng kanilang YouTube channel. Eto yon. Unahin natin si Hansik Official. Yung channel niya, ginawa noong October 17, 2020. Kaya sa ngayon, nasa 3 weeks pa lang. Meron na siyang 29,500 subscribers. At saka yung total views, nasa 887,595. Tapos yung estimated monthly earnings, nagre-range naman ng 221 hanggang 3,500 US dollars. Isunod natin yung kay Kate. Ginawa naman ito noong October 18, 2020. Ganon din, mga 3 weeks pa lang. Ang bilang ng subscribers niya, nasa 16,500. Tapos yung total views, nasa 436,299. At yung estimated monthly earnings, nasa 1,700 US dollars. Isunod natin si Kamuning, yung kay Kuya Michael. Ginawa naman yung YouTube channel niya noong September 7, 2020. Sa ngayon, meron na siyang 70,200 subscribers. At yung total views, meron ng 3,701,606. At yung estimated earnings naman, nasa 330 to 5,300 US dollars. So, i-compare natin sila ngayon. Yung kay Kamuning, nag-start ng September 7, meron na siyang 70,200 subscribers. So, nasa bandang taas yung kanyang graph.
Tapos yung kay Kate naman, nag-start noong October 17, meron na siyang 16,600 subscribers. Tapos kasunod, si Hansek. Ginawa yung kanyang channel noong October 18, meron na siyang 29,500 subscribers. Yun yung performance ng kanilang YouTube channel. So ayun, nakita natin, halos lahat naman sila, magaganda ang performance ng kanilang YouTube channel. Ngayon tingnan na natin yung estimated earnings. Sa kanilang tatlo, ang nangunguna ay si Kamuning siyempre, kasi medyo matagal-tagal na rin. Ang minimum earnings niya, nasa $330, equivalent to 15,840 pesos. Tapos yung maximum earnings naman, $5,300, equivalent to 254,400 pesos. Kay Hansek Official naman, yung minimum earnings, $221, equivalent to 10,608 pesos. Tapos yung maximum earnings naman, $3,500, equivalent to 168,000 pesos. Tapos yung kay Kate Winslet, yung minimum earnings nasa $107, equivalent to 5,136 pesos. At yung maximum earnings naman, $1,700, equivalent to 81,600 pesos. Ngayon, gaya ng mga napag-usapan natin ng mga nakaraan, kukunin natin yung average na more or less malapit sa katotohanan. So ipapakita ko muna sa inyo yung actual reference natin. Ito yon. Ito yung sample ng actual earnings based sa number of views. Sample number 1. Meron siyang 41,500 views, equivalent to $31.34. So yung $1 equivalent to 1,324 views. Sample number 2. Meron naman siyang 67,000 views, ang equivalent niya $102.40. So yung $1 equivalent to 654 views. Sample number 3. Meron naman siyang 17,100 views, equivalent to $15.45. So yung $1 equivalent to 1,107 views. Sample number 4. Meron naman siyang 10,300 views, equivalent to $10.60. So yung $1 equivalent to 972 views. So more or less nag-average siya ng 1,000. Pero kung titingnan natin yung computation ni Social Blade, yung maximum earnings niya ay 250 views lang, na kung saan masyadong mataas. Siguro para maging realistic siya, kunin lang natin yung average. Based doon sa mga sample na ipinakita ko, nag-average lang siya ng more or less 1,000 views per dollar. So mas maganda ito ang gamitin natin, mas realistic ito. Bagamat nagdidepende yan kung gaano katagal yung panunood, saan lugar yung viewers, at saka yung ads syempre. Yun yung approximate computation natin. So ayun, kung i-apply natin ngayon yon, ito yung magiging earnings nila more or less. Kay Kamuning, yung 254,400 pesos, maximum earnings, ang realistic amount niyan, hindi nabababa ng 63,000 pesos isang buwan. Tapos yung kay Hansek Official naman, yung 168,000 pesos maximum earnings, siguro ang equivalent niyan mga 42,000 pesos. Kaso nga lang ito, 3 weeks lang ito. Kasi wala pang isang buwan yung kanyang YouTube channel. Ganon din si Kate Winslet. Yung maximum earnings niya na 81,600, ang equivalent niyan more or less mga 20,000 pesos. Pero 3 weeks lang yan. Kung 1 month yan, higit pa yan. Kumbaga, ito yung approximate calculation natin na malapit-lapit sa katotohanan. Okay? So siguro, hanggang dito na lang muna uli. Pero bago tayo magtapos, meron ulit akong isa shoutout. Pakisuportahan na lang itong ating mga kaibigang YouTubers. Maraming salamat sa inyo. Muli, ito si Kuya July, ang inyong katugang. Napansamantalang nagpapaalam muna. Abang-abang na lang uli sa aking mga susunod pang vlog. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Mabuhay kayong lahat. God bless. Bye-bye.